Magandang araw mga kuya, RG Scrooks po ng RG Scrooks Game Farm. Welcome po sa aking munting channel. So napakahalaga naman po mga kuya ng pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi ka pong updated tuwing meron pa akong bagong video gaya nito. At sinisiguro ko sa inyo na marami kayong matututunan sa channel na ito regarding sa pag-aalaga ng manok. So, umpisa na po mga kuya ng summer season. Napakainit na po ng panahon. Kaya kailangan po ng ating mga alagang manok na hindi po sila ma-dehydrate. Kasi pag na-dehydrate po ang ating mga manok ay ma-i-stress po sila. So, ngayon po sa araw na ito ay i-share ko po sa inyo ang homemade electrolytes. So, ang mga ingredients na po ito is makikita po natin sa ating bahay. Then, alam naman po natin na sa panahon ngayon is pandemic po. Marami po sa ating mga kapwa magmamanok is nawalan po ng trabaho. Kung hindi man po sila nawalan, is kumunti po ang kanilang income. Kaya kailangan po natin mag-isip ng panibagong paraan nang sa ganun po ay makatipid po tayo. So tara po at i-share ko na po sa inyo kung ano po bang mga ingredients ng gagamitin natin sa homemade electrolytes. So number one po is isang balde ng tubig. So ito po ang kailangan natin, isang balde ng tubig. Then 35 grams ng asin. 35 grams ng asin ilalagay po natin sa tubig. Then 40 grams ng asukal, lalagay po natin. Then, 4 na piraso po ng kalamansi. So, pipigain lang po natin ang ating kalamansi. So, nung panahon po mga kuya, is hindi pa po uso yung mga nabibili nating electrolytes. So, ang ginagamit po noon is ganito po. Ihalo lang po natin mga kuya yung 3-4 na ingredients, yung tubig, 35 grams ng asin, then 40 grams ng asukal at saka 4 na kalamansi. Then, pag nahalo na po natin ito ng mabuti, ito po ang ating ipapainom sa ating mga alagang manok. So, napakamura lang po mga kuya ng ingredients. So, makikita po lang natin ito sa ating bahay. So, nakatipid na po tayo mga kuya. At nakakatulong na tayo sa ating mga manok nang hindi po sila ma-dehydrate. Nang sa ganun po ay hindi sila ma-stress. Pag hindi stress ang ating manok, is tataas po ang kanilang immune system. So, ganyan lang po mga kuya. Ito po ang ating homemade electrolytes. So, mamaya po ay ipapainom po natin sa ating mga manok. So, tara po mga kuya at papainumin na po natin yung ating mga alagang manok ng ating homemade electrolytes. Ito po mga kuya ay makakatulong po sa kanila nang sa ganun po ay hindi po sila na-dehydrate.
So, ayan po mga kuya, sana po ay may napulot kayo sa araw na ito regarding sa paggawa ng homemade electrolytes. Sana po ay makatulong sa inyong pagmamanok. And see you on my next video. Thank you and good day!